Magandang araw mga bro. Meron tayo ulit dito GBC na 21 inches. Ang problema niya, may power siya kaya lang may sumisirit dito sa flyback niya. Dito sa wire. Ang video to para sa inyong mga nag-uumpisal pa lang, para matutunan nyo kung paano to remedyohan. Kasi okay pa naman yung flyback nya, may ano lang dyan, may butas lang dyan sa wire. Tuturo ko kung paano natin to gagawin. Subukan natin siyang isaksak. Sakit to ng mga GBC. Problema ng mga GBC. Ayan, pag on, saksak ko siya. Yun, lakas. Kaya ang gagawin natin dito, bali puputulin ko na lang yan. Dudugtungan ko na lang siya ng mas makapal yung mga sinaunang flyback. Kukuha na lang ako dyan. Ito, yung lalagay natin dito, tinanggal ko sa Panasonic. Mas makapal ito. Ang nangyari kasi dito, kung bakit nabubutasan tong wire, pag tumagal na tong playback ng GBC, tumataas yung voltahe niya papunta sa picture tube. Ang magiging dahilan dyan, pag humina yung capacitor dito sa horizontal, yung nakakonect sa collector to ground, ang tawag doon na capacitor, itong dalawang yan, polyester na capacitor, pwede ding mylar yan. Ang nangyari dyan, baka may isa dyan na humina na. Kaya ang gagawin natin, magdadagdag tayo dyan ng capacitor, o kaya palitan natin yung isa. Halimbawa yung marka nyan is ano, 2202, lalagyan ko na lang siya ng 562. Tumaas. Pag tumaas yung value ng capacitor dyan sa horizontal, yung timing, i-control niya ngayon yung high voltage, babawasan niya. Malalaman natin yun pag nagsukat tayo ng magsukat tayo doon sa 180 volts. Kasi yung 180, pag nagpalit ka ng capacitor dito, sumasama din yun sa high voltage. Malamang ito yung 180, nasa 200 plus ang voltahe. Pero ang una muna natin gagawin ay ito. Gagawin natin itong wire para di tayo madisgrasya pag nag-voltage checking tayo mamaya. Itong wire muna. Putulin ko na lang dyan. Ilalagay ko to. Guys, na ano na, naidugtong na natin. Hindi ko na pinakita yung ano, pagdugtong dito. Yan, pinutol ko na yung dati niya. Ito yung dati niya. Pinutol ko na siya. Yan, bago na yan. Galing sa Panasonic na Japanese TV. Mas makapal pa to. Ngayon, susukatin natin yung voltahe niya sa 180 kung normal. Dapat 180 lang yun pag lumagpas yun ng $195, $200. Talagang mataas din yung ano niya.
itataas din yung second anode voltage niya. Ito, sasaksak na natin yung TV. Voltage checking tayo. Pag mataas yung voltahe, dagdag tayo ng capacitor. Mga timing capacitor. Itong diagram niyan pag ano, ng timing capacitor. Yan ang diagram niya. Yun yung horizontal output. Ito yung timing capacitor. Excuse me. Yan. Bali yung nakalagay dito sa JBC 202. Dalawang 202 naka-connect siya sa ground. Bali ang total capacitance nyo is 4 lang. Gagawin natin 5.6 mamaya. Yan siya. Yan yung circuit niya. Okay, so magsusukat na tayo. Na natin. Ayun, nag on na yung TV. Tingnan natin kung may singaw. Wala na siyang singaw. Naka-video yung TV. Naka-video yata. Wala siyang raster eh. Ay, oo nga. Naka-video siya. Okay siya. Naka-video siya. Naka-video lang. Ngayon, sukatin natin yung dito sa 180 volts. Sasukat tayo dyan. Ano ba yung tester natin? Okay. Ganyan na lang. Ka-DC volts na tayo. Bali yung 180 nya. Dito yung 180 nya. 200 nga oh. Kita nyo? Umabot siya ng 200. Papalitan na lang natin yung dalawang yon. Yung 4 nano na capacitor. Yung dalawang tig-2202. Papalitan natin ng kahit 602. Magdadagdag tayo. Tapos, ang epekto sa picture yon, medyo lalaki na lang ng konti yung picture. Isi-service mode na lang natin. Yan. Papalit tayo ng capacitor. Palit tayo ng timing capacitor.
kaya kahit na ano lang 5.6. Malaking bagay na yung 1.6 nano na may dagdag. Mapababa lang natin yung ano yung 200 mapag 190 lang natin yon, okay na. Ako pag kino-convert ko tong flyback ng GBC, ini-exacto ko lang siya sa 180. Pag nagko-convert ako ng flyback ng ganito na GBC, nilalagay ko yung galing sa Toshiba, kahit na galing sa pang 25 inches, 29, pwedeng ilagay dito. Iko-control ko na lang yung voltahe niya, papababain natin. Ito siya. Dalawang 202. Ang equivalent nito kasi naka-parallel siya. 4 nano. Pag tinesting natin to sa tester, dito natin kailangan yung digital na capacitance meter. Yung pag kinuha natin yung exact na value niya, dito natin to kailangan. Doon sa capacitor tester natin na kina-charge, hindi niya makukuha yung exact value. Dito dapat 202 ang value niya na re-register sa tester. 2 nano. Yan o, exacto siya o. 2 nano. Ganon din yung isa. 2 nano. 1.9665. Hindi siya sira, pero papalitan natin ng mas mataas. Pansinin nyo, pag nagpalit na tayo, bababa yung 200 kanina sa 180. Bababa yun. Ika lang guys, maghanap muna ako. Pause muna natin. So guys, ang nahanap ko ay 552, 5.5 nano. Bali, ano lang siya. Bali, nagdagdag lang siya ng 1.5. Yung dati niya na dalawang 2O2 equivalent to 4 nano, nagdagdang lang siya ng 1.5. Ito guys, yung mga nag-umpisa pa lang, pag shorted yung horizontal output nyo, i-check nyo ito, dahil pag na-open ito at hindi nyo na-check, pagpalit nyo ng horizontal output, pag saksak nyo, putok agad, shorted agad yung horizontal output nyo, kaya i-check nyo itong mga high voltage capacitor. Pero yung mga ano na, matagal na sa ano, alam na nila ito, sa inyo lang mga baguhan. Tingnan nyo, testingin nyo muna itong mga high voltage capacitor. Yan, pwede ko nang ilagay. Bali, isa na lang siya. Isang 5.2 na lang, ay 5.5 na ano. Yan.
Yun, nilagay na natin. Nilagay na natin yun, yung pulang yun. Ayan, i-switch on natin tong TV. Tapos sukatin natin ngayon yung video. Sigurado bumaba yun. Ang rating natin kanina ay 200 volts. 200 volts yung rating natin kanina. Yan, 200. Sasaksak na natin. Yun, saksak na natin. Ito yung 200 kanina. Ngayon, 180. Eksakto, eksaktong-eksakto siya. 180. Malaki yung 20 volts na nabawas. Bumaba yung 180. At the same time, nabawasan din yung voltahe na pupunta doon. Titibay din yung wire natin. Ang ipik lang yan sa picture, medyo lumaki siya. Hindi bale, i-service mode na lang natin. I-adjust na lang natin. Naka-video siya. Naka-video. Naka-video siya. Ang service mode nito ay video status at saka display sa remote. O kaya yung ibang remote, picture mode and then display. Dapat yung original na remote. Pag hindi yung original na remote, hindi mo siya maisi-save. Yung original na remote dapat ang pag enter ng service mode. Yan, sinaksak na natin. Lagyan ko na siya ng antena. Ay, okay naman. Hindi naman lumaki yung picture. Normal naman. Kaya hindi, tama na, hindi na natin i-open yung service mode niya. Sira pa yung mga pindutan niya. Mga tap switch. Kailangan ko pang palitan. Mga tap switch niya. Inaano ko yung volume. Tinanggal ko muna yung speaker kasi hindi ko siya mapahinaan. Pinapahinaan ko pero lalong lumalakas. Okay naman yung ano yan. Ay, medyo may adjust lang konti dito sa baba, oh. Yun, sagad na siya. Kunting-kunti lang. Ipapakuha ko lang yung remote sa customer pag dumating mamaya. Kasi wala akong remote ng GBC. Pero habang hinihintay ko siya, papalitan ko muna yung mga tap switch. Okay?
Okay mga bro, bukas na lang ulit. Salamat.